So guys, hello, good day sa lahat. Usapang barbero muna tayo ngayon. So ngayon guys, pag-usapan natin yung ano, hindi muna tayo magugupit. Wala muna tayong haircut tutorial. Pag-usapan muna natin yung salitang plangketa. Saan nga ba nagsimula yung salitang plangketa? Kung ano guys, kung titingnan mo siya sa ano, sa dictionary, yung plangketa, makikita mo yan sa bilyar at sa pool. And then, meron din siyang kahulugan na yung plangketa, yun yung mga ginagamitan ng daliri. Kumbaga, ginaguide mo siya sa daliri. So, yun yung ginagawa natin sa pagugupit. Yung gunting, ginaguide natin sa daliri natin para magkaroon ng ano, ma-finishing natin yung gilid ng buhok, yung bagong gupit natin. Tinatanggal natin yung mga excess hair na sumusobra. Excess hair nga kasi sobra siya. Tama ba? So yun guys, yun yung ano. Kailan to ginagamit yung plangketa? Yun yung ginagamit pang finishing. Pang retouch siya. Paano nga ba siya gawin para maging quality? Kasi ginagamit kasi natin yan para maging quality, makinis yung gupit talaga. Makikita natin sa gupit na walang sobra, walang bako-bako sa gilid kasi pinaplangketa natin. So para mapaganda yung plangketa, ano ba ang dapat gawin? Dapat talaga, sa akin kasi guys, binabasihan ko yan sa suot ko. Kadalasan, pag gusto mong makita na maganda pagka plangketa mo, makikita mo sa reflection ng salamin, so dapat gumagamit ka ng white t-shirt o di kaya white apron para pagtingin mo sa ulo sa customer and then i-background mo yung sarili mo, nakikita mo yung excess hair sa gilid. Nakikita mo yung kung bako-bako ba o bilog ba o diretso ba. So yun ang basihan ng pagplangketa. Yung ano, yung background. So mahalaga talaga yung plangketa, pero hindi ko lang alam kung ginagamit sa ibang barbero, pero sa akin talagang nag-start ako ng gupit. Ginagamit ko na yung pagplangketa. Sa mga customer naman, paano nyo malaman na makinis yung gupit nyo? Makikita nyo, pag nagsalamin kayo, tingnan nyo yung ano, tingnan nyo yung dito sa gilid, kung pantay siya. Kung walang sobra-sobra, yun. Ibig sabihin, maganda pagkaplangketa. Pero pag nakita mo na bako-bako o may tulis-tulis, ibig sabihin parang nilalaro lang yung gunting, hindi talaga pinipinishing. Tsaka pag nagplangketa kasi sa akin, medyo iniiba ko yung gunting, medyo pinapatulis ko yung kabilang gunting kasi ang pagplangketa ko kasi gamit ko yung ito yung daliri. Sa iba, pag nagplangketa, ito yung gamit nila. So, ako kasi, daliri. Iwan ko anong tawag dito. Ito yung gamit ko sa pagplangketa. Kasi harap ako nagpaplangketa. So, pag nagplangketa ko, kitang-kita ko talaga kung saan yung sobra. Hindi yung nagplangketa ka, yung iba, pinapatunog lang yung gunting. Iwan ko kung naayos lang yung plangketa nila. So, ayun guys, mahalaga yung plangketa sa mga barbero. Pagkaalam ko sa mga salon, hindi ganong ginagamit yung pagpa-plangketa nila. Kadalasan lang kasi yung plangketa, ina-apply lang yan sa mga gupit na paid barbers and then trim. Pag mahaba na, hindi mo na kailangan ng plangketa. Kasi ang plangketa sa mga maiksi na buhok and then yung sobra-sobra lang. So, ayun guys, para mapaganda nyo yung gupit nyo,
para na rin sa mga customer, may idea kayo kung maganda ba yung gupit nyo, makikita nyo sa ano, sa gilid. Sa gilid, pag nakita nyo sa mga barbero nyo, magsalamin kayo, tingnan nyo yung gilid nyo rito. Kung pantay at walang sobra, ibig sabihin, maganda yung plangketa, magaling yung barbero nyo. Kasi sa ating mga barbero, kadalasan, maganda lang yung picture kasi maganda yung camera. Pero sa actual, dun mo malalaman kung magaling yung barbero mo. Kaya bilang ano, tips ko lang sa mga customer, pag nagpagupit kayo, yun ang titingnan nyo, yung gilid. Kung pantay ba siya, walang sobra, walang excess. Ibig sabihin, magaling yung barbero mo, quality yung gupit. So, sa ating mga barbero, tips ko lang, gamitin yung plangketa as a pang finishing and then pang final retouch. So, and guys, ganun kahalaga yung plangketa. Yun lang muna ang may bigay kong tips sa inyo hanggang sa susunod na video. Maraming salamat and God bless.